pa. Salamat sa pag-subscribe. Welcome back ulit sa akin channel. Pasensya na, ngayon lang ulit tayo nakita-kita. Medyo naging busy sa preparation para sa pasukan. Ngayong araw na to, pag-usapan natin ano yung healthiest plants, mga pinaka magagandang halaman sa loob ng bahay kasi nagbibigay siya ng kalusugan para sa lahat ng mga kapamilya ninyo sa loob ng inyong bahay. Mga katropa, pag-usapan natin yung limang pinaka-healthy na plant sa loob ng inyong bahay. Ang number 5 ay itong ating snake plant. According to NASA, ang snake plant nakakatanggal ng mga formaldehyde, benzene, at toluene sa inyong tahanan. Sinisipsip ng kanyang mga leaves yung mga contaminants na iyon. Air purifier siya sa loob ng inyong bahay. So, naging mas fresh yung hangin sa loob ng inyong bahay. Yung snake plant, mga katropa, napakadaling hanapin, napakadaling alagaan. Hindi niya kailangan na araw-araw siyang dinidiligan, hindi niya kailangan ng maraming tubig. So, madali siyang alagaan. At number 4, mga katropa, kung mas gusto niyo pang palinisin yung air sa inyong bahay, maglagay kayo nitong Dracaena. Nagtatanggal siya ng formaldehyde, trichloroethylene at benzene sa loob ng inyong bahay. Napakadaling alagaan, mga katropa, nitong Dracaena na ito. Konting watering lang siya, at least mga once a week. Pag nakita nyo na medyo dry na yung lupa sa ibabaw, that's the time na pwede nyo na siyang diligan. Kapamilya din siya ng fortune plant. Isa siya sa mga variety. Ito nga lang isa na to, variegated. Ito, Dracaena din siya. Example din siya ng Dracaena, maganda rin siya sa loob ng inyong bahay. Napakadali, you just cut the stems at itusok nyo, madali siyang buhayin. Number 3, mga katropa, etong ating spider plant. Scientific name, Chloropyton comosum, napakahirap din kasi. So, ayan, maganda rin siya sa loob ng bahay. Parehas din sa ibang healthy plants natin, nagtatanggal siya ng formaldehyde at saka ng toluene sa loob ng inyong bahay. Kaya niyang linisin, pati mga VOCs ay matatanggal sa loob ng inyong bahay. So, yan si spider plant. Madali rin siyang alagaan. Less frequent watering, hindi masyadong kailangan ng maraming tubig. Pero, kailangan niya din ng nadidiligan at least mga twice or thrice a week ay kailangan ma-water niyo siya. Madali siyang paramihin, magkakaroon siya dito ng mga anak na may roots yun. Kapag lumabas dito yung parang stalk na may anak, you cut it at yun ang inyong itatanim. Yan ang ating spider plant. At number 2, mga katropa, itong napakagandang Boston fern. You look at the leaves, tingnan ninyo mga katropa ang dahon ng ating Boston fern. Kakaiba siya sa isang ordinary fern kasi parang yellowish na may green yung ating Boston fern. Isa rin siya sa napaka-healthy na plants. One of my favorites na itanim itong Boston fern, kaya marami ako nito. Nagtatanggal kasi siya ng airborne germs sa ating hangin sa loob ng bahay, plus bacteria, kaya niya din sipsipin yung mga bacteria. Nabubuhay ito sa mga forests. Maganda siya, so mahilig siya sa medyo malamig. Even toluene, yung ating formaldehyde, ay tinatanggal din itong ating Boston fern. Isa sa mga healthiest plants inside our homes, this one, Boston fern. Sa inyo. At number 1, mga katropa, ang pinakasikat na ating peace lily. Isa siya, pasensya na, daming trap dito sa amin, maraming kuwari kasi dito sa amin sa Taysan. So, maingay. Isa sa mga pinakasikat na halaman ngayon, pinakakaguluhan talaga, artista, ay itong peace lily. Actually, marami nang bumili sa amin ito. Ito ay variegated peace lily. Makikita nyo, variegated, may white and green siya. Hindi lang pa siya totally kasi nasa shade siya. Pinaliluman ko para mas gumanda. Ngayon, green ang bulaklak niya, pero actually, white dapat ang bulaklak niya. Itong ating peace lily, sumisipsip siya ng ammonia sa loob ng ating bahay, pati toluene at iba pang air pollutants kayang sipsipin ito. Kaya we treat this as the best, one of the most effective plants para sa loob ng inyong bahay, ang ating peace lily. Madali rin siyang paramihin,
frequent watering, kailangan ng medyo matubig na itong si peace lily natin. Pero hindi naman sobrang lunod na lunod, okay? Bye mga katropa! Salamat sa pag-subscribe sa akin channel. Click the notification bells. Marami pa kami susunod na contents about plants, about gardening, paano ba natin mas palulusugin yung mga halaman natin sa loob ng ating garden at sa loob ng ating bahay. Bye-bye mga katropa! Thank you for subscribing!